Andito na naman po tayo sa segment natin na para malaman nyo at matutunan nyo yung simpleng pamamaraan sa mga bawat problema ng inyong mga electrical na pangangailangan. Dapat tayo. Andito na naman po tayo sa aming maliit na talyer sa Nikos Auto Electrical Shop. Andito po kami para ituro sa inyo yung simpleng kaalaman tungkol sa inyong mga kagulong o mga sasakyan na pangangailangan. Ngayon po, ang ituturo po namin sa inyo ay ang simpleng pag-trace o paglilinis ng starter. Ito po yung starter, tinatawag. Ito po yung diesel. Ang makina po sinasalpakan nito ay Toyota L. Toyota diesel. Ang gagawin po natin, ituturo ko sa inyo kung paano ko magkalas at magbuo uli ng starter sa tamang pamamaraan. Kasi maraming nagkakalas na hindi na nila makita o maibalik yung mga pesang natanggal nila pag kanilang sinasauli na. Ituturo ko din sa inyo yung mga parte niya. Gano po, simulan na po natin. Kailangan po natin ang mga tools. Ito po yung mga tools natin. Kailangan po natin yan. Magsimulan na po tayo. Una po, tatanggalin po natin yung pinaka battery niya. Ito po yung battery niya. Dito po yung papasok ng solenoid, pupunta po siya sa armature. Tatanggalin po natin yan. Gamit po yung number 13 na liyabe. Pagtanggal po, para hindi mawala yung gamit, ibalik lang po natin. Babalik lang po natin siya dito. Para hindi po mawala. Yan. Then, pagkatapos po, itatayo po natin yung starter. Ito naman po, tatanggalin naman po natin yung pinaka-housing niya. Ito po yung housing. Yung field coil na tinatawag sa ingles. Tatanggalin po natin yan. Gamit po ang Y-range number 10. Tanggalin po natin siya. Dalawang turnilyo po yan. Isa. At dalawa. Tapos po, wala, ito pong technique. Hindi nyo po siya matatanggal ng paganyan. Gagamit po tayo ng charan martilyo. Ang pagpalo po ng martilyo dito po sa ulo niya. Dahan-dahan lang po. Kabilaan po siya. Hop. Yan po. Nakalas na po. Nakalas na po yung field coil. Ngayon po, sa field coil, may mga party po yung field coil. Para po natin tatanggalin yung carbon holder, una po gagamit tayo ng screwdriver. Tatanggalin po natin yung positive ng battery ng carbon. Ito po yon, yung positive, yung hindi po nakadikit sa ground. Paano po tanggalin? Iipit nyo lang po sa spring. Yan. Pag naipit na po siya sa spring, tatanggalin nyo lang po siya ng kamay. Simple lang. Hop, natanggal na po siya. Dahan-dahan po natin bitawan. Sa kabila rin po. Tatanggalin nyo lang po. Babalik nyo rin. Hop. Natanggal na po siya. Ngayon po, tataas po natin siya. May tip lang po ako. May sikreto po ito. Meron po siyang lock pin. Yung lock pin po na yon, dito po nagkakamali yung iba. Nagsasalpak nila, minsan baliktad. Pero ito po yon, may guide siya. Diyan siya nakatutok. Na pag hindi po siya naitama dyan, gagalaw-galaw po siya. O, ngayon po, andito na po tayo sa armature. Ito po yung armature. Ito po yung umiikot sa pamamagitan ng field coil at saka ng carbon brass. Ito po yung carbon brass. Yan. Ngayon po, may technique pa rin po kasi po hindi niya matatanggal yung armature dun sa loob. Hindi po siya pwedeng pukpukin ng derechahan kasi po mabebengkong to. Hindi nalalapat siya dito pag nabengkong. Ngayon po, ano pong gagamitin natin? Gagamit po tayo ng kahoy. Paano po siya gamitin? Hahawakan niyo po siya dito. Tapos po, ilalagay niyo siya dito para hindi magpo-force ng bigat, para hindi bumaloktot. Ganyan po, ganito pong pagtanggal.
Kita nyo? Sa isang talo lang, bababa siya. Pero kung gagamitan natin siya ng ganito, mabebengkong po siya. Hindi siya magagamit. Masisira po ito, hindi magsasarado. Ngayon po, ito po yung armature. Paano po siya lilisin? Kukuha lang po kayo ng liha. Liha. Iipitin niyo po yung commutator niya. Liha. Iikutin niyo lang po siya ganyan. Hanggang sa lumabas yung tanso. Tapos, i-check niyo yung mga bearing. Yan. Oh, lalagyan natin ng para bumalik ulit sa dati. Lagyan natin siya ng grasa. Yan. Lagyan natin siya ng grasa. Yan. Balik natin takip. Yan. So, punasan natin yung sobra. Ngayon sobra. Punas natin. Punas. Ngayon yung likod. Tignan natin. Hop, maganda naman po yung ikot na likod. Punasan na lang natin siya. Yan. Okay na po yung armature natin. Pupunta na ngayon tayo dito sa pinaka solenoid niya. Ito po yung tinatawag na solenoid. Bubuksan po natin siya. Ito yung nagtitrigger dun sa ano natin, sa field coil para mapaikot. Check po natin yung loob. Turuan ko po kayo kung paano maglinis nito. Tignan nyo lang po natin yung mga kinakalas natin, ha. Tabi lang natin. Oops, ito po yung tabulyo. Para hindi kayo mawala, lalagay nyo siya dito. Yeah, tabi nyo lang dyan. Tignan po natin. Ito po yung pinaka contact point niya sa gitna. Yan. Nakita nyo? Madumi. Madumi siya. Tapos tingnan nyo po itong dalawang contact point niya. Yan. Sobrang dumi din. Ang gagawin natin, lilinisin natin siya. Gamit yung lagaring putol. Paano po siya linisin? Ganito lang po. Kukutkutin nyo lang po yun. Para kumontak uli ng maganda. Kadalawa po yan, kukontak po yan. Kabila naman. Ito po yung solenoid. Yan po yung solenoid nya. Dito kumukontak yung pinaka solenoid natin. Yan. Lilinisin nyo lang po siya. Yan. Tapos po yung pinaka ano nya. Oh, ito rin. Lilinisin lang po natin siya. Yan. Malinis na ulit. Tabalik nyo siya ngayon siya dito. Ang trabaho nito, para itulak yung Bendix drive. Nakita nyo po. Yan. Babalik lang natin itong takip ulit. Ito yung takip. Yan. Takip. Babalik nyo ulit yung tatlong tornilyo. Tatlong tornilyo. Babalik niyan. Sarado natin. Di naman masailan to, pero kailangan kung ano yung mga natanggal niya pagbalik, yun din. Balik natin tornilyo niya. Okay na tong contact point natin, nalinis na natin. Okay na siya. Babalik na tayo dito sa field coil. Paano natin ibabalik yung field coil? Unang-una, itong armature, tutulak mo. Hindi pa pwede yan. Kailangan ibaon siya sa pamamagitan ulit. Ito yung naglabas sa kanya, ito rin ang magbabalik sa kanya. Yo.
Oh, yan. Bumawa na siya. Hindi na matatanggal. Ops, ngayon, ito. Dito yung iba na mamali. Kasi minsan yung iba, pag gano'n nila na ibabalik. Pero mali siya. May pattern siya. Ito yung tinuturo ko sa inyo. Ayan yung lock niya. Hahanapin nyo yung lock niya. Ganun. Ganito lang po. Itutulak nyo lang itong dalawang carbon brass. Tulak nyo. Papasok nyo ganun. Yan. Swear. Swabing-swabing yung pagpasok. Yan. Yung lock niya, tatapat nyo. Yan. Tapos, gagamit ulit kayo ng screwdriver para masungkit yung spring. Yan. Oh. Ganyan lang. Babalik nyo ulit siya. Yan. Kabila naman. Yan. Oh, di ba makagulong? Simpleng-simple lang. Kasalpak niya siyang ganyan. Ngayon, paano natin siya ibabalik? Ganito lang po. Ang pagbalik niyan, nakita niyo po yung pinakagulo. Itatapat niyo lang siya doon sa gitna. Ganyan po. Tatapat niyo po siya sa gitna. Ito po kasi yung turulyuhan ng gis eh. Tatapat niyo siya ng ganyan. Salatin niyo lang po yung butas. Tatapat niyo po siya ng ganyan. Yan. Natapat na po. Yun po yung guhit. Tignan niyo po yung guhit. Magkatapat po sila. No? Yan. Magkatapat po sila. Yung iba, ginagawa nila, tinataas silang ganun. Pinapalo nila dito. Hop. Bawal po yun. Hindi po pwede yun. Kasi mabebengkong ito. Pag ito po yung nabengkong, hindi nagagana. Magagrounded sa loob. Ang tamang proseso po ganito. Tataob nyo. Pagtaob, dito nyo po siya pupukuhin ng dahan-dahan. Tapos kapag pinupukuhin siya ng dahan-dahan, kukunin nyo yung 12. Yung tornilyo, tatapot dito sa pinaka-twerta niya. Yan. Dalawang tornilyo. Pag nakatapat na po siya dyan, pwede nyo na po siyang pupukuhin dito ng dahan-dahan. Yan. Tignan nyo po, nakatapat na yung tornilyo niya. Napakadali na siyang ikutin. Lalak po natin siya ng number 10 na Y. Yan. Nakakagulong, ito'y simple lang para sa mga kagaya nating mga nagmamaneho na sa oras ng pangangailangan na hindi na natin kailangang tumawag ng electrician. Kayo po mismo, kaya nyo linisin, napakasimple lang. Huwag lang kayo matatakot. Yan. Paano nyo po siya tetestingin na umiikot na siya na maganda? Ito po, babalik po natin yung pinanggal natin ha. Yan, yung number kanina. Yan. Higpitan na po natin siya. Kukuha po kayo ng ano, ng long nose. Ito po, long nose. Iikutin po natin siya. May iikot niya siya ng kamay. Pero pag hindi niya siya naikot ng kamay, may tama po yun. Ikutin po natin siya ng long nose. Oh, kagaya po niyan. Mahigpit pa po siya. Ibig sabihin, meron pang hindi pantay. Ito kagaya nito, hindi pa pantay ito eh. Pupukuhin pa po natin siya. So, ayan po, maluwag na. Maluwag na po siya. Ganun lang po kasimple. Sana po may natutunan kayo sa paglilinis ng starter. Ngayon po, tetestingin natin siya sa baterya. Kay Kagulong, ngayon na-assemble na po natin siya, tetestingin na natin siya kasi hindi po kahit nakalas at kabit na natin siya, okay na siya. Kasi may tendency po na minsan na pag na-assemble natin, electrical po kasi ito eh. May posibleng mag-ground sa tornilyo, hindi po siya iikot. Ngayon po, tetestingin natin. Testingin po natin yung solenoid niya para may palabas yung Bendix drive. Kita nyo po, gumagana po yung sa solenoid. Ngayon po, papaikutin natin itong starter. Kita nyo pa, umiikot. Ibig sabihin, ayos yung pagkakalagay. Ngayon po, para matesting natin siya, isasama na natin itong solenoid at saka yung battery na tumitrigger sa solenoid para umangat. Testingin po natin. Kita nyo po, lumalabas po yung Bendix drive niya at umiikot. Ibig sabihin, ayos po yung pagkakalinis natin at pagkakagawa ng pong starter na ito. Sana po mga kagulong,
may natutunan kayo sa simpleng tip paano maglinis ng starter. Salamat po.